Okay, Cordova. Makakilin tayo. 3 minutes ko kayo. Napatayo ako kasi narinig ko yung pangalan. Sabi ko, kailangan ko ilabas yung camera ko dito. This is gonna be a good fight. And our judge, Father Matarin, love giving his instruction between Cordova versus De La Torre. Sa pangalan na lang, Father. Alam na natin. Round number one! Round number one versus Cordova versus... Alam mo, pakpakan ko, Father. Yes, and as you can see, Cordova is southpaw, and ito si De La Torre and Orthodox. Naka-blue si De La Torre. At ang na training team dito sa mag-ito lang, dito sa mga taga-Glenfork ay si Bocha, itong si Kabungal, Omar, at si ang natin sparring partner ni Senator Manny Pacquiao Oy. Na si Dan Lazareno. O ba, malulupit pala. Kaya na makikita mo, mahuhusay talaga ang mga boxer dito. And ito naman si blue corner partner. Yes, stable. Siyempre, nasa stable ng 4th Division World Champion na naman ang Tony Aras Yenes. Tsaka nakita natin yung mga taga-Negros talagang palaban. And we expect the same thing. Tumatawa, kaya na. Oh! That's a knockdown! Whoa! What a nice one, Boxer of Negros for an acronym. Diyan ang sinasabi ko. Walang tura, walang tura. Yan ang sinasabi ko. This will be a very as expected, man, as expected. And the Negros going for the kill. Good punch in there by De La Torre. Ayan, as you can see. Kung hindi pa nakataas yung cellphone nyo, itaas nyo na dahil baka may manakdown na naman ulit. Another combination there by De La Torre. Although the guy from the blue corner already scored a perfect 10-8 score sa round number 1. Pero still, pwede pa. Cordova can, you know, win it back. At baka tumabla pa. Baka knockdown pa rin yung mga score nung si Cordova. Pare, that's a flash knockdown. Yung mga hindi mo inaasahan na suntok na out of balance ka. But he looks okay. Absolutely, partner. Hanggang may oras pa, may pag-asa. And you can also notice both of these fighters are really in very good condition. Ano? Alagang alam natin at makikita natin na nasa condition na itong dalawa. Yes. Certainly. So far, tumaas ang tensyon dito sa aming venue, no? Oh, tahimik na bigla, eh. You know, pag nakatanggap ka na nasuntok na gano'n, kailangan ingat na rin. Nice! Another hook upper by De La Torre. Alam mo, partner, kailangan dito patumilingin. Ingat, Cordova, kasi alam na nababasa na. Yes, yes. Kita ko yung mga suntok ni Cordova, it's powerful, but galing sa likod, minsan nakikita yan, ingat siya, doon siya napuslit ang kanina eh. Ayan, no? Yes, and kailangan din yun ni Cordova, isa, pag nag-straight siya, partner, kailangan siya mag-side, kasi pag sumuntok siya na nasa yes. Lap siya, may counter, agad si De La Torre. Let's see, oh. And round number one, kapakon na kamataan, kaya laki, additional, ay isang hindi natin po sa inyo, ng Combat Sports Kaya, Very good job dito, no? This is the first event of Combat Sports dito, no? First event dito sa Parañaque ng KSK. First event. Grabe. Grabe yung mileage tsaka yung marketing dito. Ang dami nakakaalam from Luzon, Visayas, Mindanao. Very good job. And the round two, di ba natin kung ano magiging round number two. Ni Cordova, kailangan dito makabawi ni Cordova kung gusto niya manalaman. So, ayun na mabilis din yung taga-Negros, De La Torre. Mabilis yung kamay. Yes. Inabulit yung yes. Ito. Good combination there. Both for the defense partner. Another offer by De La Torre. Pero Cordova. Nasa harap niya. Ano gusto mo ba kayo, partner? Ramdam na ramdam ko, pare,
na gustong bumawi ng Cordoba. Gusto ko po i-acknowledge ang presence ng ating congressman Edwin L. Olivares. Napaka-supportive po talaga nito ni congressman Edwin. Tumawa po ako at pinagpunta siya dito sa aking imitasyon. Maraming maraming salamat po. Grabe ang suporta. Ang LGU ng Paranaque talaga. Thank you so much, sir. Thank you. So, bigyan pa ako ng action. What a nice fight there between Cordoba versus De La Toy. De La Toy waiting for his big shot and another nice offer. Pero ito si Cordoba gusto rin kapalaman ang kanyang tinatagong Pilipino. Nice! Oh, it changes there. Ito ang Cordoba shot. Pero Cordoba, Cordoba is trying to be aggressive pero hindi niya pa makuha yung tamang distansya. Especially yung ina-unload niya yung left hook na mukhang power shot niya, hindi niya pa mapatama eh. Mukha ko kay Cordoba partner, kaya ang gagawin ko dito partner, straight hook and up. Yun lang yung gagawin ko dito. Kasi ito na yung tama. Lean straight dapat kasi naliwete siya eh. Yes. Para ma-maximize niya yung advantage niya. Straight hook, straight upper, straight. Yun na yung, yun yung tatama na yun partner. Ayan na. Kailangan niya magdagan yung mga sinunod ka na. Ito. Pag ganito ang part of boxing na ganito, Orthodox versus South Thomas Bar, madaling tumama yung straight track. Cordoba Lewis. So far, bumabali siya si Cordoba dito. Ayan na. Ayan na. Inside fighting. Condition talaga dito, very important. Aggressiveness from Cordoba in this round. Talagang pinakita niya na kahit na knockdown na siya nung huli, kaya-kaya pa rin niya. And I just want to say, you know, Kevin, alam mo, nanonood ako ng amateur events sa mga boxing dito sa Maynila. I'm so glad ang daming nanonood dito sa Paranaque. May naman pala sa Luzon naman pala eh, marami ding fans ng boxing. Final round, eto na! Eto round 3, excited ang lahat. Third and final round! Let's go! Isigaw niya na kung sino-sino supportahan nyo. Cordoba here. Eto dapat, ganito ang gagawin Cordoba. Nandun na siya sa harap. Eto dapat, lumato siya. Kaya na, another punch siya sa Maya De La Torre. Cordoba needs to win here, because in first round, I think that was scored 10-8 if I'm not mistaken. Alam mo ba ba tama yung mga kaliwan ni Cordoba? Dapat lang, ipalo niya ba? Sayang eh. Tama, Werner. At dapat, kailangan niya nang bumato ng kombinasyon ni Cordoba dito, Werner. Kasi counter-puncher si De La Torre. Yes. Para kay De La Torre naman, I think he just need to be more active at saka huwag lang masyado makipag-engage actually if it's me. Yan, tama. Ganito, kasi lamang na siya ng isa eh. Tama, ganito kaya gawin ni Cordoba during the kombinasyon kasi naghihintay natin na matapos ng pagkakito sa Cordoba. Sige, De La Torre. And eto. Oy, another round. Clinching na yan, Stein na rin na medyo patig na yan eh. Medyo may pagod na rin. Deciding factor ang 35 level, partner. Sino ang kukuha na round 3? Makikita mo natin. Oh, another barrage from Cordoba, mga kaibigan.
straight. Buti hindi siya nabilangan. Smart. Ito, nakakatama na. He is fighting smart. Arwin Cordova, mga kaibigan, although nagunaan siya. Pero alam mo, yung ano na yun, shot na yun, maliwanag na maliwanag, that could have been counted. So far, ito nga. Medyo pagod na rin. Medyo pagod na rin. Medyo pagod. Ito na, ano na lang mag-iari. Sino ang kukuha ng Vernon Final Round? Another match by Cordova. Nagpapalitan natin dalawang boxer mga De La Torre. Eh, De La Torre needs to hold on to this kasi nakakaroon ng ano, momentum itong Cordova. Grabe si Cordova, napakatama ni Governor. I'm curious here kasi ako first round bumagsak si Cordova. Okay. Former sparring partner yan, the Senator Manny Pacman Pacquiao. Ang magsasabi pang medal si Congressman Edwin Olivares, tapos magsasalita. And we would like to go on here inside the ring, Congressman Edwin Olivares, to help us award the winners and to give us some message. Ako, swerte naman ng mga fighters natin, ang magkakaroon si Congressman Edwin Olivares. Wow! Grabe talaga yung honor na binibigay, you know? Ito na si Congressman. Palapakan po natin once again, Congressman Edwin Olivares, ladies and gentlemen. Rightfully so, napakaganda na itong laban na ito. I was just saying, no? First round, bumagsak si Cordova. Second round, nakabawi. Third round, mukhang nakabawi din. So, naku, baka pareho magkaroon ng medal to. Ladies and gentlemen, we would like to acknowledge the presence of our promoter, ladies and gentlemen, Councilor Absurdi, Chet of Frias. Palapakan po natin. Ladies and gentlemen, after three rounds of boxing, first, let's give both of these fighters a big, big round of applause. Ladies and gentlemen, after three rounds of boxing, we will go to the scorecards, the decision. Ladies and gentlemen, we have a split draw. Tama. Bakit po nagkakaroon ng draw? Round 1, 10-8, score ng ating taga-corner. Second and third, 10-9, kaya po nahuwi sa draw. Ayan, pagkayas two rounds apiece. Yeah, naiintindihan ko yun yung sinasabi ko. 10-8, tapos 9-10. Doon nagkakaroon ng draw sa amateur kasi first round po, nakascore ka ng knockdown, 10-8, and then nanalo ka ng